Kualap, magbigay tayo ng tips, kualap, sa mga adventure dyan o may mga adventure. So, para ito sa inyo, mga kualap. So, dito, driver sa dito, kualap, madaling nasira yung motor, kualap. So, ito, nagpabili ako ng bago, pero bago ko kinabit, kualap, check ko muna yung linya kung bakit siya nasira o nasunog yung motor. So, ito yung dahilan, kualap po, kung bakit nasira ang motor ng power window, kualap, ng adventure. So, itong switch. So, take note, kualap, baka ganito rin yung issue sa inyo. Palagi kayong nagpalit ng motor. So, ito, kita nyo mga kualap, itong mga adventure, diba, may automatic ito. Pag pataas, automatic, aangat yung window o tataas yung window. Pag baba naman, pag pinindot mo ng pababa, pababa naman yung window, full baba naman. Kumbaga, automatic siya. So, dito yung salarin, kualap, kaya nasira yung motor niya. Kasi, pag nakasagad na dapat automatic off, cut off na yung kuryente papunta sa motor. So, ang issue nito, pag nakasagad na, matagal siyang mag-cut off. So, mas sira yung switch nito, kualop, sa loob. So, ito na yung switch niya, kualop. Nalusaw, kualop, oh. Natuno yung switch. Sa, kasi ayaw mag-cut off. So, siguro na nirepair na ito dati, kualop. Tara, buksan natin, kualop, para malaman natin kung ano sila rin. So, convert natin ito, kualop, ah. Kasi wala pang mabili nito, kualop. Kaya i-convert lang natin. Pang matagalan ito, kualop, itong ating mga tirada, basta conversion. Mahilig tayo dyan mga conversion. So, ayan, oh. Kita nyo sa larin. So, ito yung dahilan. Kaya nasunog. Okay, yung switch. Ang problema nito, yung automatic nya. May IC kasi ito, kualop, o may controller. So, ayan, oh. Oh, kita nyo. Ni-repair na pala ito dati, kualop, oh. Oh. Repair na nila. So, dito yung salarin. Ito yung switch niya, kawalop. Sa driver side. So, ito, hindi pa ito sira. So, ang problema nito, ito yung kawalop po. Controller niya. Sa automatic. Kaya, nasira yung motor. Kasi, pag nakasagad na, ayaw magbitaw ng kuryente. Papunta sa motor. Dapat kasi, pag nakasagad na yung salamin sa window, automatic na yan, cut off. Kumbaga may trip off siya, kawalop. May sensor yan sa loob. Kaya ganyan. Ito, sira na ito. Kaya hanapin natin, i-convert natin ito, kawalop, para masolve natin ang problema nito, kawalop. So, yan. Convert natin ito, kawalop, ah. Conversion. Pero, bago ko kinonvert ito, kawalop, naglagay ako ng dalawang relay. Para solid. Kasi sira na itong relay na ito sa original, kawalop. Sunog na. So, magagamit pa rin ito, kawalop. Para lang ito sa mga low budget, ha, mga conversion. Pero pang matagalan ito, ha. Hindi ito pang isang taon lang. Pang matagalan itong tirada natin, kualop. Basta conversion at saka may dalawang relay. Ito yung technique, kualop. So ito na yung dalawang relay na ikakabit natin, kualop. Dalawang relay yan. Mini relay ang tawag ko dyan, mga kualop. Ito dapat kasi ang original ito, may dalawang relay talaga sa mga driver side. Pero sa mga passenger at saka sa likuran, wala na yung relay, kawalop. Direct na yan. So, ito dapat ang gawin nyo bago kayo mag-conversion. Lagyan nyo ng relay para iwas sunog yung switch. Kasi maliliit yung switch, kawalop, yung contact nya. Kunting pihit mo lang, pag nakasagad na yung window sa itaas, iinit na yung switch, kaya masisira. Kaya lagyan nyo ng relay para iwas sira yung switch. Para matagal masira yung switch, pang last, long lasting talaga yung switch, kualop, pag may relay. So, kita nyo yung kualop, gumana na siya. So, kaya okay na ito, kualop. Kabit natin to lahat. So, salamat sa lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video, kualop. So, ganyan tayo mag-conversion, kualop. Bye-bye. So, hindi ko na na-video yung buo, kualop, kasi nagabiyana kami, nagmamadali kami dito, kualop, para makauwi.